Hindi kayo nababother na nagduduyan ako dito. Okay lang kaya naman. Kaya nga ako natatawa eh. Ano ginagawa? Nanghihele ako eh. Sabayan ka na lang namin para hindi ka mukhang ano. Hindi ka mag-isa. Team effort pala. Cute. Ayan, cute nga eh. Good afternoon. Team Boyfriend Number 13, thank you for joining us. Hello, hello. On ABS-CBN News Digital. Meron na akong ano, very important concern that I'd like you guys to address. Paano nyo na iwasang malito pag may tinatawag ni JC sa set? Lagi po kaming nalilito. Pati nga ako nalilito na din. Akala ko JC na din ang pangalan ko. Nalilito all the time. Lito all the time. Meron ba kayong particular instance na natatandaan na nahilo kayong dalawang JC pag may tinatawag si Derek? Kasi diba, like yung camera people, diba? Whenever they susukatin nila kami para sa focus, diba? Tapos, oh JC, dito ka nga. Ah, sino? So nakakalimutan na nila kasi nga naka-focus sa work eh. So, rekta. JC lang, tapos nilingon na lang kami dalawa, tapos magtuturoan. Ganun. Yeah. Or minsan, pag hindi kami gumalaw talaga ni JC, kapag halimbawa, JC, dito ka. Pag walang gumalaw sa amin, sasabihin na talaga nila yung surname. Last name mo. Santos. Santos, dito ka. Yeah, ganun. Santos and De Vera na para wala nang ano, confusion. Yeah. Oy. At saka pinag-usapan na namin dati na ano role yung itatawag na lang para hindi malito. Pero for some instances, JC pa din. JC pa din. Hindi nila kaya. Kukulit din nila talaga. Hindi nadidikit yung Don and Bob. Pero alam mo, sabi nilang mga ibang nag-lock in taping na na-interview ko na before, palaging bonded yung labas nung cast dahil palagi sila magkakasama araw-araw. In this case, sabi ni Sue, 14 days. Less than 14 days yung shooting ninyo. Is it true for you guys? Naging bonded talaga kayo during that time? Si Sue, wala sasagot niya. Choice. Hindi, magkahalos. Actually, dahil short lang yung ano namin, yung lock-in namin. Wala kami masyadong time magbarkadahan, pero sinisingit pa rin talaga namin. Bahala ng mapuyat. I'm sorry sa production, pero yung buhat totoo. Nagbabarkadahan po talaga kami. Siyempre, magkasama po kami sa set. Wala kaming choice kundi maging bonded. Kahit ayaw namin. Joke lang. So kayo walang choice. Hindi namin kaya eh. Kahit na parang super professional, wala eh. Ano kami, sadya kaming masayahing mga tao eh. Meron ba kayo natatandaan, either JC De Vera or JC Santos, na matatawa kayo years from now pag pinag-usapan niyo ulit na nangyari sa set? Dami nun ah. Di kasi meron kaming isang cast na si Fee Palmos. Ano siya? Dati siyang kumakanta sa simbahan. Okay. At ang boses niya kasi soprano, si Fee. So every time na ano, naalala ko one night, kinuwento niya sa amin, nagkumakanta siya ng responsorial song. Mm-hmm. Tapos siya lang ang merong ganun. Siya lang ang gumagawa. Habang pagkatapos niya kumanta, kunyari, tapos yung mga tao sasagot na, gaganun siya. Para sumagot sila sa responsorial song. So siya lang ang gumagawa nun sa lahat ng mga gumagawa nun sa simbahan. So yeah. So may gestures. Isa yun sa memorable ganun experience. May mga ano naman, may mga magagandang kwento naman sa buong project na nangyari dito. So alam mo yan, may mga couple of times na nagkukwentuhan naman yung lahat tapos different sharing ng mga kwento. Kaya alam mo yan, magiging memorable talaga. Yun, yung katulad ng kinuwento ni JC, may mga instances na merong mga nangyayari sa gabi ng mga ganon na hindi rin namin talaga makalimutan. Pero ano siya, marami. Okay. Pero during lock-in tapings, nahihiwalay kayo sa pamilya ninyo. But for you both, the two guys, iba ang pagkakawalay dahil meron kayong dalawang baby girls na iniiwan. Kamusta yun? Is it the longest time you've spent apart from them? Hindi naman, hindi naman. Nag-lock-in na rin ako for a teleserye for ABS din eh. So, mas matagal naman yon. Ito naman kasi 14 years lang. Pero hindi pa rin talaga nasasanay yung mga bata, yung mga anak namin. Dahil doon, ako ngayon nakakapag-react na yung daughter ko. So, minsan tinatanong niya, where's your house? Can I see your room? Can I see your bathroom? Akala niya nakatira ako. Ganon. Yeah.
Wala pa yung sa akin doon sa age ng kay JC, kaya hindi pa umiiyak kapag umaalis ako eh. So medyo relax pa. Pero ano lang ako, minsan, kasi di ba nakakagawa sila ng sarili nilang routine, lalo na kapag wala ka. So nakikita mo, ilang days lang yun na nawawala ka, ang daming changes na. Ang dami na nilang bagong alam. At ilang araw lang yun na nawala kami. Tapos iba na naman yung routine nila. So parang di na naman ako sanay. So ako na naman yung mag-a-adjust. So yeah. May yun lang yung medyo... sayang, ganun. Yeah, pero okay naman. Kaya hindi nakakasanay talaga. Oo. Yung dalawang daddy, syempre, gets nila yung mga ganap ano sa mga bata. But for those 14 days, naka-lock-in kayo, you focused on being Kim and Don and Bob. Pwede ko muna simulan kay Madam Kimberly. Kaunting background lang sa character mo, please. Okay, yun nga, si Kimberly ay lumaki sa isang superstitious na pamilya, kaya nadala niya yon at ina-apply niya yon sa lahat ng aspeto sa buhay niya, lalong-lalo na sa love. Ayun, nagkaroon siya ng madaming jowa dahil she breaks up with them for the pettiest things because they're against her beliefs. And finally nahanap niya si The One, but The One... sakto, tumapat kay boyfriend 13. So, ano kayang gagawin ni Kimberly? Unlucky number. Sino yon? Si Don or si Bob? Si boyfriend number 13. Pwede ba natin sabi si Don? Okay, tatapat Don. Tatapat kay boyfriend number 13. Sige, Don. Pakilala ka naman. Sino si Don? Yes, ako si Don. Isa akong doctor dito. A very career-oriented person. Meron siyang facade na pinapakita lang palagi when he's inside his bubble, which is yung pag nandun siya sa loob ng hospital. Pag nandun siya, he's a happy person, he's a positive thinker, very positive yung aura niya. But behind dun sa happiness na nakikita mo sa pagiging professional niya is sadness dahil nga yung buhay niya is fixed. Inayos na ng parents niya yung life niya para sa kanya. Kaya nung nakilala niya si Kimberly, parang nalaman niya na pwede pala siyang maging escape dito sa buhay niya. Pwede niya magamit si Kimberly para makatakas sa dun sa fixed life na binigay sa kanya ng magulang niya. Copy. And then we have Bob also. Yes, si Bob naman opposite ni Kim na hindi siya naniniwala sa mga no superstitious beliefs. He's the guy who says what he thinks. And he's a little bit of an asshole but he's proud of it. Little so, bit. Oh, sige na nga. Yeah. So yeah, he's an asshole but he's proud of it. He's this happy-go-lucky guy and he's the confident. Meron tayong mga kaibigang ganito eh na alam mo parang oy, alam masarap kasama to eh pero masyado lang siyang honest minsan tapos masakit. Walang preno. tama ba in the series si Kim believes na if your zodiac signs match with someone, making a relationship work would be easy? Yun ba yung paniniwala niya? Oo. Ganun siya. But in your own experience, Suba, do you see that relationships work better? Tinitingnan niya talaga muna yung star signs. Sorry, Sue, go ahead. Definitely, compatibility is just an excuse. You can always make it work, whatever. But yun nga, yung may mga sinasabi dun sa mga signs na medyo may pagkakatotoo sa totoong buhay. So, medyo nakikita mo nga na, oo nga, ganito nga yung tao. Baka mag-work nga sila. So, may mga ganun siyang beliefs. Aha. But in your own experience, guys, do you believe that relationships work better kung good match kayo in terms of zodiac or kayang daanin sa pagpupursige to work out through issues? Simulan natin sa may Scorpio muna kay JC Santos. Uy, ang taray, ang galing. Na-reveal ni Sue kanina. Ano ako nanin? Naniniwala ako eh. Pero, kasi it's funny. Ako, yun lang yung actual purpose nun eh. Parang it's funny when you think about all the personalities na magiging compatible or what.
So and it's fun to read horoscopes, di ba? It's fun to read people's personality na parang feeling mo mapipredict mo yung mga tao pero hindi naman talaga sila predictable. Alam mo yun? So yeah, it's yeah, I believe in anything actually, even for horoscopes. Parang yeah, sure, game. Okay, okay. About dragons. Dragons. Si ano na? Okay. Ano sabi mo? Sino na? Dragons? Sabi ko, how about dragons? Niniwala raw siya kasi in anything. So, ibigay natin kay JC Santos yan. Ang dragons. Oo oh, eh. Oh. Oh, unicorns, dragons, ghosts. Yeah. Kay Pisces yeah. naman, kay JC Santos. Do you believe that relationships work better kung match kayo in terms of zodiac signs? Me? Ako ba yan? Yes, yes sir. Ayun na yung sinasabi ko ng kapalito. Pagandito na sila. Anyway, no. Okay. Medyo contradicting yan kay JC Santos. Kasi nga, mas naniniwala ako sa fate and destiny. So, kung mapagtatrabahoan mo talaga and it works well for your partner, di ba? Yung hindi mo pinipilit, yung talaga magkasundo kayo, then I think you're meant to be. So kayang pagpursigihan. Oo naman, kaya-kaya. Oo. Syempre, 'di ba, pag sa relationship yung lalaki nang liligaw talaga 'yan. So kung talagang pag pinakita mo yung hard work mo, mas malaki yung percentage talaga na magkakatuluyan kayo. So, yeah, fate and destiny. Okay, okay. Sa Cancer naman natin si Sue. Ako? Motherly. As a mother. ako siguro sa parehong JC, ako yung nasa gitna. Ako yung, ang hilig-hilig kong nagbabasa ng mga compatibility. Ang hilig-hilig kong naniniwala sa mga star signs na may mga magagandang mangyayari bukas. Pero, eto ha, sabihin ko yung totoo, yung boyfriend ko ay Libra and Libra is the least compatible sign with Cancer. But, we're making it work. So at the end of the day, it's what you make out of it. Yun nga, sinasabi ko that compatibility is just an excuse to get out of something na hindi ka komportable, di ba? Pero at the end of the day, choice mo pa rin naman yun kung sinong mamahalin mo at kung paano mo siya mamahalin at kung paano mo tatanggapin yung pagmamahalin niya. Ganda. True, lalo. So, so may mga panood ba pag nag-aaway kayo ni boyfriend, sabihin mo na, ay kaya kami nag-aaway kasi Libra, kasi Libra siya. Cancer. May ganun ba? Oo, so magandang excuse na rin siya para sa akin, para hindi ko naawayin kasi, ah, oh, ganun lang talaga siya, Libra kasi. Parang hindi mo na papapalaki. Ganun lang. Hindi mo na palalaki yung naaway. Tapos siguro, kung naniniwala man siya, baka hindi. At soon na-meet mo na ba yung babies ni JC Santos and JC De Vera? Hindi pa. Hindi pa. Pero gusto ko. Napaka-cute nila. Para silang maliliit na JC. Effective yung hene ko. Ayun, natutulog na. Effective. Oh, hindi ba siya naiingayin? Ah, naka-earphone ka naman. Okay. Oh, naka-earphone. bilang ano, so kung magiging tita ka ng mga batang ito years from now at kung magkaroon kayo ng girl talk, anong maibibigay mo sa kanilang tip? When it comes to finding your match kay BB River at kay Baby Lana. Ipagkakatiwala ba ng mga tatay sa akin ang mga anak nila? Yun ang una natin munang tanongin kung okay ba sa kanila. Anak, huwag mong kakausapin yan si Sue Ramirez. Huwag mong lalapitan ng tao na yan. Hoy, grabe kayo sa akin ha. Anak, pag nakita mo yung tao yan. Kaya marami naman akong magagandang maipapayo. Pero depende yun sa kung anong problema nila. Sana lang pagkatiwalaan ako ng dalawa. Yun lang. Sana pagkatiwalaan ka nila. Oo. Oh. Oo naman. Oh yan, meron dong bas-bas, Sue. Halimbawa lang, finding your match. Finding your match? Naku, mukhang matagal na matagal pa yung panahon na yun. Ang bebaby pa ng mga... Oh, 20 years from now. Baka, iba na, baka hindi na iba na yung ano. Pero siguro, yun nga, sasabihin ko sa kanila kung ano yung sinabi ko. Compatibility is just an excuse. Kung sino yung mamahalin mo, dapat tanggapin mo lahat ng kung sino siya. At dapat tanggapin niya din kung sino ka. Kasi kapag tanggap niya na yung isa't isa, well, hindi na kayo masyadong magkakaproblema. Solid magbigay na advice si Sue, ano? Life expert.
life expert. Yung charot, dalawa. Di, ang totoo niyan, charotera. Charotera lang talaga ako. So, dalawang Daddy JC naman. Matagal pa naman, sabi nga ni Sue, matagal pa ito. Pero kung meron kayong hope para sa para kay River at kay Lana na may mamimit sila na Don and Bob, ano yung sana, wish ninyo para sa baby girl ninyo? Kung ano, kung may makikilala? O kung may makikilala eventually siya lang sariling sariling Don or sariling Bob in the future. Ah, wala. Ako, ano lang ako sa equip. Enjoy ka lang. Buhay mo yan. Go lang. I support you whatever you want. alam mo ako, honestly, mahihirapan yung anak ko kapag nakakilala siya ng isang Don. Kasi minsan, pag nakilala niya yung isang Don, baka ma-imagine niya na nakahubad din eh. Diba? Yung parang si Kimberly, 'di ba? No. Si Don, na-imagine niya nakaubad. Eh mahirap na 'yun pag meron makilala 'yung anak ko na ganoon. Wala akong magagawa doon. Kahit ano sabihin ko kasi siya lang 'yung nakakakita noon. So, may imagination ba si Kimberly sa series na ini-imagine niya nakaubad si Don? Tuwing kausap ko si JC De Vera, nakahubad siya sa akin. So, isa rin yan, guys, sa mga dapat ninyong abangan sa yes, boyfriend number 13. Ang pa-abs ni Papa Don. Yes. Pa-abs ni De Vera. Pero pag kidding aside, hindi, pareho kami ni JC. Sa tingin natin, buhay nila yon. Kailangan lang talaga magbigay lang ng respect yung lalaki sa amin para, ano, para, alam mo, maayos ang lahat. Pero the rest of it, wala kaming control doon sa ganun talaga eh. Oo, kailangan, ano lang naman eh, financially stable, yun lang naman, tapos inuman, financially free, tapos mayaman yung pamilya mo, dali lang. Parang di naman malaki requirement yun, basta dapat. Di naman masyado. Oo. Okay. At saka yung unang tanong ko, naabot mo na ba yung financial freedom? Yun lang muna. Pag nakinuman kayong dalawa, yun yung unang tanong. Pag financial freedom ka agad. Baka anak ni, baka apo ni Ramon ang dapat yung hanapin natin, Jace. Yun ang mga criteria. Ano. Pero, in terms of ano naman, natanong ko si Sue kanina, in terms of your own life, marking your milestones sa career, sa personal life, gaano kalaki ang tingin yung role ng luck sa pagiging sa mga positive changes sa buhay ninyo? Luck meaning swerte. Yeah? Mm-hmm. Si Sue muna ba? O sino sasagot? Sige, si Papa Don na lang muna. Ako, yes, malaking bagay talaga yung swerte kung babakapan mo ng hard work. So, mababaliwala yung swerte na natatanggap natin sa life if tamad ka. So, hindi yung buhay natin, hindi puro swerte. Palagi talagang nag-uumpisa siya sa sipag at tiyaga bago ka makarating dun sa sinasabi nating sinwerte tayo. Diba? Mm. Pareho-pareho kami ng sinabi. Oo nga eh. As in, exacto. So, that's, syempre, ako sasabihin naman, ano, JC yan. Posible. Kasi I think, di ba, like, maraming, minsan lang dumarating yung swerte. Minsan, so kahit na hindi pa dumarating yung swerte sa'yo, I think it's the secret is you still have to do the hard work every time. At saka, di ba, like, malay mo, 10 years pala yung ibibigay sa'yo, di ba, bago ka umabot doon sa swerte mo, di ba? So, I think, yun nga, parang, kasi sa akin, ang tagal din eh, bago parang dumating yung ideal na swerte yung hinihintay ko. So parang, okay, minsan pala maghihintay ka lang at darating din pala. Para by that time, ready ka to seize the opportunity. Yeah, yun din. Parang yung mga tumataya sa loto, di ba? Sinasabi nila, nanalo sila sa loto, swerte sila. Pero bago sila manalo sa loto, araw-araw silang tumataya, naglalagay sila ng effort talaga para pumila, para mag-isip ng numbers. So alam mo yan, may trabaho na pinanggalingan. Hindi katulad ko na pinapangarap kong manalo sa loto, pero hindi naman ako tumatay. Ayan, di ba? Isa sabi ng tao, gusto ko manalo. Paano? Sa tips eh. Paano? Hindi ka naman pumipila. Oh,
lalo wala pang online lotto, kailangan mo talaga pumunta sa mall dun sa may mga outlet, diba? Sabong pa lang ngayon, sabong. Oo, online sabong. Online sabong. Parehas pala kayong tatlo. Sobrang parehas kayong tatlo nung actually nung aligned na aligned kayo. Sabi nga ni Sue, dahil lahat kayo water sign. Meron tayong Pisces, Cancer, at saka ano yung isa nga? Sorry. Scorpio. Scorpio. Ganun pala yan. Uh-oh, may water sign. We go with the flow. Go with the flow. Ano yung tingin nyo, ano, similarities inyong tatlo dahil nga pare-parehas kayong water signs? Pareho kaming ano, mabilis mag-adapt. Kami-kaming ano, tatlo. Kaya naming kahit sa ang situation, pwede kami. Okay. Yeah, that's right. Yeah. Siguro, in addition to that, lahat ng mga water signs, siguro, isa sa mga friendliest, di ba, sa lahat ng mga signs. Hmm. Totoo ba yun, Sue? Oo. Kasi nga mabilis nga mag-adapt ang water sign. Saka highly emotional. Yun siguro. Highly emotional ba kayo? O ako lang yun? Sensitive. Oo, oh, ano naman. Sensitive. Baka ako lang pala yun. Siguro pa siya ng kasama. Ayun. Guys, ito, I asked Sue to invite everyone to watch Boyfriend Number 13. Let's give the honors to the two JCs. To invite everyone in June 2021. Sino na muna? Kahit sinong JC. Sabay naman para maiba. Ako na. Hanggang dito may confusion pa rin talaga. Ano. Yeah. Hello guys! In-invite po namin kayo to watch out for our mini-series ang BF number 13. Of course, starring Sue and JC. Isang fun and light series para po sa inyong lahat. And I'm sure may enjoy nyo. So sana abangan nyo po. Thank you. Yes, sa mga mahilig tumingin dyan ng horoscopes at kung ano man yung mga pinaniniwalaan nyo sa mundo, kung may crystals kayo dyan at kung may mga naniniwala kayo sa mga Chinese calendar at mga ano ito, yung mga parapernalia nyo, this is the perfect series for you. At mag-i-enjoy kayo ng sobra at sobrang relatable. At lahat ng magiging aral nito, pwede nyo ibahagi sa lahat ng friends nyo. So yeah, ngayong June na ba? Ngayong June na! Agad-agad! Ako informed. Yes, agad-agad. June na. Yes, panoorin po natin, supportahan po natin ang pelikulang, series ng Pilipino. Boyfriend number 13. Alright, Sue, sa ating dalawang Papa JCs, thank you so much for your time and we are excited to see Boyfriend number 13 next month. Thank you! Maraming salamat! Maraming salamat!